Dapat positive lang yung mindset natin. Huwag mawala ng pag-asa. Tingnan ninyo ito. Hindi man siya nanalo noon. Pero umulit siya, mga kababayan. O, ngayon, panalo na siya. Siya na yung Miss Universe Philippines. I-congratulate din natin, mga kababayan, yung mga nanalong Miss Universe candidates, Miss Universe winners natin. Yung nanalo po na Miss Universe, yung anak pala po ni Melanie Marquez, na isa rin pong beauty queen noong kanyang kabataan. Miss International siya po noong 1979. Producer, supermodel, actress, endorser, commercial endorser, development coach, and supermodel. Ganon ka galing, mga kababayan, si Melanie Marquez. O ngayon, yung kanyang anak, mga kababayan, ay siyang nanalo na Miss Universe sa Philippines 2023, si Michelle Marquez D. Taga Makati City. Ayan, nasa center po. Para hindi man ninyo maano. Hindi man ninyo ma-blurred siya. Anyway, ito siya po. Medyo malinaw yung mukha niya rito, yung picture. Kita niya. Malabo palinan niya, Mr. Maravillas. Anyway, tingnan na lang ninyo yung picture po sa malinaw. Di ba? Sa Facebook. Ito siya, mga kababayan. Pinalaki ko para malinaw. Di ba? Napakaganda. Manang-mana sa kanyang nanay na si Melanie Marquez. At matangkad na matangkad siya. Talagang pang Miss Universe yung kanyang itsura at saka yung katawan niya, mga kababayan. Ito yung costume na ginamit niya. Kakaiba. Ganon sa mga beauty pageant, yung mga word na mga pananamit. Pero may kaulugan siya siyempre. Most of the time, yung theme niya, yung mga, kung ano yung advocacy ng isang candidate, yun ang pinoproject niya doon sa kanyang pananamit. So sabi rito, Michelle D., daughter of Melanie Marquez, is crowned Miss Universe Philippines 2023. So, congratulations, Michelle D. from Makati City. Taga Makati pala itong si Michelle D. Crowned as Miss Universe Philippines 2023 and will represent the country at the 72nd Miss Universe pageant to be held later this year in El Salvador. Kaya lang, 2 weeks ago, nagpalabas ng commentary siya, ng kanyang pananaw, reaction si yung first Miss Universe natin, si Gloria Diaz, kasi may mga binabago daw sa Miss Universe pageant na mga rules. So, isinama na yung mga misis. Sabi ni sabi ni Gloria Diaz, ni Universe na lang niya yan. Alisin na yung Miss. Tama naman po. Saan ka nakakita? Sabi ko sa inyo, yung mundo natin, kino-confuse ng mga kabalot. Kaya mga kabataan ngayon po, mga kababayan, hindi mo na maintindihan kung ano yung mga pag-iisip nila. Hindi man po lahat, siyempre. Kasi kino-confuse po siya talaga, purposely. Itong Miss Universe pageant, instrumento ito ng mga kabalot. Alam ba ninyong ganon? Para i-promote yung kanilang mga agenda that includes itong gusto nilang mangyari na pati yung mga bading po, transgender, isama na daw sa Miss Universe. Una, mga kababayan, yung sa mga tawag dito, sa sports, pati yung transgender, isinama sa women division. O, saan ka pulutin yan? Lalaki po. May nanalo mga several years ago. Sa swimming yata yon, nanalong swimmer po, transgender. Sige, malakas yung katawan. Ganon, kinoconfuse na mga kabalot
ang mga tao sa buong mundo. O ngayon, gagamitin nila yung Miss Universe Beauty Pageant para linlangin. Linlangin yung mga tao. Kaya hindi mapigilan ni Gloria Diaz mamaya. Ibigay ko sa inyo yung komento niya, yung istorya niya. Dito muna tayo. So, the new Miss Universe Philippines receiving her crown at the Mall of Asia Arena also won several awards, including Miss Aqua Boracay Pants in Zion, Philippines. They also won Best in Evening Gown. Napakaganda yung damit niya, mga kababayan. The same award she won last year when she finished as Miss Universe Philippines Tourism 2022. Ay, tingnan ninyo. Ito ang dapat na inspirasyon sa mga kabataan. Pag kayo, alimbawa, natalo, may contest kayong sinalihan, dapat, hindi yun, that's not the end of the road. Yung iba, medyo sumusuko agad sa mga failures. Sabi nga natin, pag marami ka ng failures, matuwa ka. Ang ibig sabihin yan, malapit ka na sa iyong success. Di ba? Kasi marami ng failures yung pinagdaanan mo. Alam nga naman, lahat na lang ng mangyayari sa iyo, failure. Mindset lang yan. Dapat positive lang yung mindset natin. Huwag mawala ng pag-asa. Tingnan ninyo ito. Hindi man siya nanalo noon. Pero umulit siya, mga kababayan. O ngayon, panalo na siya. Siya na yung Miss Universe Philippines. Noon, Miss Universe Tourism lang siya. Philippines Tourism. Right behind the beauty queen, she had succeeded Celeste Cortese. So, sabi rito, during the question and answer portion, D was asked about the high income inequality. Magaling siya po eh. Matalino talaga. Was asked about the high income inequality in the Philippines and how the gap between the rich and the poor can be closed. Sabi niya, the new Miss Philippines, Miss Universe Philippines began by saying, we should recognize what we have, particularly our privileges such as food, education, and homes. I think the best way to address this is really through education. O, kita ninyo? Magaling po siya. Yeah, pinag-usapan natin para maging example sa ating mga kabataan. Di ba? Dapat mag-aral kayong maigi. Education niya. Because education holds no status quo. And every Filipino child has the right to an education. Di continue. Kaya yung ating administrasyon, mga kababayan, na talagang tinututukan, pinapareview niya yung present yung curriculum natin, pinapareview niya kasi walang nangyari po yung K-12 natin. O, diba? And later on siguro after the review, thorough review na ipinag-utos ng ating Pangulo through the DepEd, makikita na natin kung ano yung magiging solusyon nito para ma-upgrade natin yung ating curriculum. Ito ano yung magpapabago, sabi ni Michelle D. Sa kalagayan ng ating mga kabataan, not just any education but quality education niya. Because I believe if the government can provide this to every Filipino child, then we cannot only elevate their quality of life, but we can empower them as well. Talagpakan yung mga nanonood sa kanya. Yun ang winning answer po, mga kababayan. Beauty and brain kasi. Yung, siyempre dyan sa mga beauty pageant, yun ang nananalo, beauty and brain. Ngayon, sabi pa rito, the question asked to all contestants that made the top 5 was about the Department of Tourism's new branding campaign. We give the world our best. Ito yung bagong slogan po eh.
and the beauty queens were asked for their own interpretation of what the Philippines best is to be offered to the world. Itong mga beauty contest kasi po, parte siya ng mga activities sa tourism. Yeah, pag may mga beauty pageant po, lalo yung Miss Universe mismo, pag ginawa dito, may bidding siya po. At talagang pumapatok po yung tourism industry natin because of that that kind of ano activity. Kaya full support po dito yung Department of Tourism. So sabi rito, ano-ano yung ano, pwede nating mai-offer sa mundo. Sabi rito, the Philippines is home for very beautiful natural resources from the beaches, the mountains, but I firmly believe that the best natural resource that the Philippines has is us Filipinos. Iyon ang best resource, mga kababayan, sabi rito. Sa mismong sagot, mga kababayan ni D, the best resource na nakinig siguro ito. Fan siguro ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun mismo yung sinabi ng ating Pangulo. The best resource natin, ang pwede nating ipagmalaki. Talagang tayo, the 110 million Filipinos, anya. Yun din yung naging sagot ni D. Panalo. What? So sabi niya, we are the true heart and soul of the Philippines. With the way we are hospitable, with the warm smiles, and we are the reason why the world keeps coming back for more. Talagang mananalo po pag mga ganong mga sagot. Di ba? So sabi rito, D ended her winning answer with, no matter where the universe takes me, I will always be proud to call the Philippines my home. And no matter what happens, I will always be proud to call myself Pinoy. Talagang matindi yung sagot, mga kababayan, ng anak ni Melanie Marquez. So reigning Miss Universe Filipino-American Arboni Gabriel and Miss Universe 2019 Sosobini Tonsi were present at the Philippines Miss Universe Philippines 2023 coronation, which carried the theme Inspirational Filipina. In the live announced runner-up positions were Zambales Christine Opiasa, first runner-up, and Pampanga's Angelique Manto, second runner-up. The positions of Miss Universe Philippines Tourism and Miss Universe Philippines Charity will be designated between Bohol's Pauline Amilink and Baguio's Krishna Gravides at a separate event. Dee is the daughter of former character actor Frederick Derek Dee and actress beauty queen Melanie Marquez, who was crowned Miss International back in 1979. She graduated from De La Salle University with psychology degree. Kaya matalino siya, mga kababayan eh. Graduate siyang psychology. In 2021, completed a certificate program in entrepreneurship essentials from the Harvard Business School. Big time! Her previous pageant experience apart from last year's edition was finishing in the top 12 of Miss World 2019. Dee has also dabbled in modeling and acting like her parents. So makikita ninyo, mga kababayan, dito na marami na siyang experiences sa mga beauty pageants. At nanalo na rin siya. Kaya lang hindi mga major awards. Hindi siya tumigil. Yun ang punto natin doon. Kayo mga kabataan, huwag kayong titigil. Na isang laban lang, pag nag-fail kayo, ayaw ko na niya, nakakaya. Ay talagang paganyan yung inyong pag-uugali, inyong mindset niyo ganyan. Well, hindi kayo magtatagumpay. Tingnan ninyo ngayon. Finally, nagtagumpay siya. Sa kanyang gustong ma-achieve na maging Miss Universe Philippines and possibly
akong luloobin, mga kababayan, baka maging Miss Universe, Miss Universe talaga siya. Hindi lang Miss Universe Philippines, kundi the whole world. Yung Miss Universe na mismo. Ayos? Oh, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Si yung unang Miss Universe natin, ang pinakang magandang hayop sa balat ng lupa. Eh di ba? Ganon yung pelikula, mga kababayan, ni Gloria Diaz noon. Oh, universe na lang, sabi niya. Wag na miss. Gloria Diaz explains why she does not agree with new Miss Universe rules. Inaloko na kasi, mga kababayan, kung ano-ano mga paniwala, mga kalokohan yung ginagawa ng mga organizers ng Miss Universe. Gustong baguhin para ipasok kahit yung misis. What? At pati yung mga lalaki. Mga lalaki. Miss Universe na. Transgender. Yung transgender po, bading. Lalaki yon. Niloloko lang nila yung sarili nila. Mga kababayan, sabi dito, Miss Universe 1969 Gloria Diaz shared her ideas on Miss Universe organization's expanded eligibility daw. Eligibility rule that now includes married or divorced, pati pala yung mga divorciado, and single mothers. Talagang niloloko nila yung mga tao sa buong mundo. After Miss Universe Spain 2018, Angela Ponce's successful breakthrough into the Miss Universe pageant, transgender women have also been included in the new eligibility rule. Naloko na. With Miss Universe Philippines pageant as well as the 72nd Miss Universe edition fast approaching, the first Filipina Miss Universe shared what she thought about this new rule. Sabi niya, sabi ni Gloria Diaz, dapat universe na lang anya, wag nang miss, kasi hindi naman miss yun, di ba? Tama! I think they even included transgender, siyempre, going with the times. Pero my personal opinion, which is not to be taken in the negative way, is dapat may sarili silang contest, tama! Ni Mrs. Universe din kayo, hindi yung pinag-isa ninyo sa Miss. Kino-confuse ninyo yung tao. Ito, sabi ko sa inyo, agenda ito ng mga kabalot. Gusto nila nga na wala nang ano, yung lalaki, babae, hindi na, wala nang identity sila na talagang babae, lalaki. Ah, yun ang agenda nila, mga kababayan. Dapat niya, gender neutral. Mga loko talaga po. Eh, mga ad-inspiration yan, mga ganito. Oh. Ah, talagang niloloko yung mga tao. May Mrs. Universe, may lesbian universe, may tranny universe. There is room for so much. Oo, mga kategory na ganoon, ganyan. Tapos, kasi even sa Miss Universe, ang daming magaganda dyan na nanganganak na, so okay lang yon. Reacted the beauty queen turned actress on mothers being allowed to join the Miss Universe. Kasi actually, pag 28 ka na, dapat may career ka na. Hindi ba? Dapat nga, like during my time, from 17 to 18 hanggang 23, ikaw na ang pinakamatanda. In fact, noon, pag may 23 years old, sasabihin nilang, and the oldest candidate, 23 year old. Ganyan, no? Bukod tanging ikaw ang pinakang matanda. 23 matanda na. Eh, yung pinakang, yung qualification niya, may age bracket siya. Yun ang maayos na mga rules. Ayon. Pinangialaman ng mga kabalot. Itong sa bagay, ito yung instrumento talaga nila para i-post yung kanilang agendang masama. Evil agenda po. So sabi niya, pero ngayon, nakaka-28 na yata, pwede pa?
It's hard. It's a very new idea para sa akin. Not very acceptable. Dapat kanya-kanya. O sige. Di at least it gives people more chances, di ba? Kasi you're representing this country. Ikong may mas magandang babae o mas magandang tranny, mas mahirap kalabanin ang tranny. Kasi I've been a judge sa Super Serena. Super Serena, yung mga bading ito. Ang gaganda talaga nila at talagang palaban sila, kaya nilang mag-sirko-sirko. Mag-sirko-sirko dyan, di ba? Intoned the highly opinionated beauty queen. A lot of pageant fanatics agree with Gloria Diaz's opinion. But since the new rules have been announced to commence with the El Salvador pageant, supporters can only wish for the best outcome. The 72nd Miss Universe pageant will unfold toward the end of 2023 in El Salvador. Ayun, dito mga kababayan, yung magiging kalaban pala ni Michelle D. Possibly, may mga bading na. What? Pati mga lola. May mga asawa na, misis na, mga kababayan, senior citizen, gusto rin yung isama? Ay, sige, isama na ninyo. Mga loko kayo. Naloko na, mga kababayan, yung Miss Universe. Anyway, this is just for, you know, entertainment, yung ating, video ngayon. And para sa tourism, and syempre, para ma-inspire din yung mga kabataan na pag natalo kayo sa mga contest o kung anong sinasalihan ninyo, hindi yon nagtatapos ng inyong mundo. Di ba? Hindi yon. You have to try and try. Di ba? Until you succeed. That is an old saying. Baka lang gusto ninyo itong itry. Fear Max Firming and Lifting Cream, mga kababayan. Gawa ito sa natural herbs, mga kababayan. Ginawang cream. Ang application nito sa mga pulses po. You will look pala. Napakaganda po sa mga sakit-sakit sa mga kaso-kasoan. Iniman po siya gamot. Kwan po siya. Beauty cream po siya. With medicinal herbs kasi yung sangkap niya. Ayos? Ngayon, mga kababayan, Automax naman sa mukha yung application, anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, ito po, iniman siya gamot, ning siya red mixed fruit drink, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? Ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.